What is up, Kaututang Dilaso? Today, magre-refill tayo ng breathing apparatus, o yung bote ng breathing apparatus. Let's go! Tutang dila. Ito yung compressor, air compressor ng breathing apparatus. Yearly itong ini-inspect ng authorized facility. So, ito siya. Dito yung drain plug. Drain. Yan. Drain. Drain plug. Dalawa yan. Drain. Condensed drain. So, kailangan mo siyang i-drain every 15 minutes to release the condensate water. Napaka-simple lang ng step. Ito yung start on and off button. Ito yung pressure gauge. Dito mo i-coconnect yung BA o yung bote ng BA. Ito naman yung wire papunta sa 440 na saksakan. Yan. Huwag nyo kalimutang i-lock. Nilalock yan palagi para hindi siya mag-release. Para safe, safety na rin. Ito yung fan, cooling fan niya. Cooling fan niya ito. Para dun sa compressor mismo. Ito naman yung motor. Motor ng compressor. Ito yung filter. Dito mo ilalagay yung dito, pinapalitan yung filter ng air compressor. Meron kang filter dyan. Meron din tong filter na pinapalitan din. Depende sa operator's manual. Ganun din yung oil. Yung oil, dito mo makikita yung oil. Every 5 hours pinapalitan. So, let's start. So, medyo magiging maingay ito pag nag-start na ako ng air compressor, pero explain ko na muna ngayon lahat. So, huwag nyo rin kakalimutang magdala ng tubig, which is lalagyan yung paglalagyan nyo ng itong bottle, compressed air bottle, para kapag nagkarga ka, hindi siya kagad uminit, saka yung pressure, hindi siya magbabago yung pressure. So, dito mo siya ilalagay palagi. Para yung iya. Lalagay mo lang siya dyan para yung pressure sa loob eh hindi pa bago-bago. Based on ano na rin sa operator's manual. Ito ay kakabit na natin. Dito. Make sure na maigpit. Sasara nyo rin yung dalawang condenser para hindi mag-release yung hangin. So, i-check muna natin kung ilan yung laman ng compressed air bottle. Bubuksan natin siya. Bubuksan. Hindi ko mabuksan kasi ako pa yung GoPro. Yan. Buksan natin. At makikita nyo dito kung ilan yung laman ng air bottle natin. So, nasa 195 na siya. 195. So, isasara ulit natin kasi kailangan habulin ng kailangan siya habulin ng air compressor. Pagka nag-reach na yung compressed air sa 200, tsaka ako ito bubuksan para magsabay na yung takbo ng compressed air dito sa compressor at dito sa bottle. So, huwag nyo rin kakalimutan kapag nagkarga kayo ng compressed air sa air bottle, doon kayo sa open area yung para yung hangin na makumuha ng compressor is fresh. Yun, let's go, let's start! So, yun, medyo maingay pero makikita nyo. Pag nag 190 na siya, saka natin bubuksan yung air bottle. Thank you.
300 bars. So, hapapabuti natin siya sa 300 bars. Ngayon, nasa 210 na siya. So, antayin na lang natin mag 300 bars. Once na kompleto niyo na yung pagkarga, uy, may tubig. So once na kompleto niyo na yung pagkarga ng 300 bars dun sa bote o sa air bottle, kailangan niyo naman i-drain yung pressure na nandito sa air compressor bago niyo tanggalin tong connection ng air compressor papunta dun sa air bottle. So i-drain muna natin. Connection ng air compressor at air bottle. Kasi matigas to kapag may pressure pa yung ano, kaya hindi mo rin siya matatanggal. Kaya kailangan mo din talagang i-release muna yung pressure sa air compressor pupunta dito sa air bottle. Hindi ko din sinasagad tong air compressor to. Ang ginagawa ko lang is dalawang bote. Every charge ng air compressor, dalawang bote lang ang palagi kong kinakatahan. Kasi baka mag-overheat. Lagay ko dito. Yeah! What's up, guys? So, yun nga, no? Dito si Bangkang Papel Vlog. Kasama ko ulit si Bangkang Papel Vlog. Nakatapos lang nila magtrabaho. Ako, kuhoti-hoti lang. Kanyari. So, yun. Usually, dapat talaga kinakargahan yung mga air bottle pagtapos ng fire drill, kasi ginagamit yung self-contained breathing aparato. So nababawasan yung mga air bottle mo ng hangin, kaya kailangan mo siya kargahan kagad just in case kung may emergency, at least buo pa rin o meron pa rin laman na sakto para sa emergency yung air bottle mo. Ganun din kapag nag-enclosed space drill kayo, kakargahin ko rin siya, kasi yun nga, ginagamit kapag every time na ginagamit yung SCBA o self-contained breathing apparatus, kailangan mo siyang kargahan kagad after ng drill, kasi hindi mo alam kung kailan mangyayari yung emergency. After lang lahat na to, syempre secure mo siya ng mabuti. Don't forget to unplug yung 440 volts mo. At yung maintenance nito, follow nyo yung manual niya, operator's manual. Doon nyo makikita kung paano yung maintenance, kung kailan papalitan yung filter, yung oil, sa mga belt, at iba pa. So, nandun makikita nyo lahat sa manual. So, yun lang ang pagkarga o paglagay ng compressed air sa compressed air bottle. So, sana nag-enjoy kayo. Sana may ambag na naman ako sa inyo. Please don't forget to please don't forget to subscribe, hit that bell button para makita nyo kung meron akong i-upload ulit na bagong bagong video. So, see you guys, see you on our next vlog. Bye. Yon. We're done.